I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour, take a cold shower. Scream until you're louder, work until you're prouder. And f*** all the doubters, they're just your downers. I swear to God. Hello mga labs, magandang gabi at another night sa Tegra Future. So kasama ko pa na ngayon, Mr. Dean, Mr. Dean pa rin. Dito kami sa Kunal Spot. At shoutout pala sa 724,000 followers sa TikTok. So Mr. Dean, Fishing Adventure, kasama natin. Hello mga sir. So let's go na mga idol. Sana swerte tayo sa gabi nito. Samahan niyo ulit kami. Examine ni Master Dean Fishing Adventure. So welcome back for another new episode sa ating Explofishing mga lods. So dive na tayo at eto. Sit and fish na natin na isang dalagang gukid na lang tayo nahuling sap. Pero, hindi natin na-videohan. As lang yan, pero ensure muna natin na nahuli na natin yung isang pangulam, mga lads. At kumusta po kayong lahat? Eto, isang lagaw siguro to. Yun ang nahuli natin. O kung anong damang men sa lumar niyo. At dito, nakawala pala siya, mga lads. Ito na, pininusok natin ulit para masigurado natin. Good size na siya mga lods at pwedeng-pwede na may ulam at gawing sinabawan. So, shoutout pala sa ating mga inyong subscribers mga lods at ito pa, isa namang lagaw. Lagaw ba ito? Mukhang parang lagaw kasi mga lods. Pati yung lasa niya. Ganun din yun. Yan, lagaw na lang yung itawang natin dyan kasi di na natin kilani. Ano talang itawang sa isda na yan. So eto, isang kikiro mga lods. Ngayon na ako napauri ng isdang to. Ayan, meron pa yung kasama. Bali, tatlo yan sila. Pero ayun, inahabon natin. Pero mainap na at parang nakakasagabal yung isdang nakalagay sa chef natin. Kaya yun, iniwan tayo. Ito lang, hindi ko alam kung anong isdang ito mga lods. Parang tabas na isda. Ayan, ang sarap mang sinabawan yan mga lods. Nagsisebo yung tinuna. Kasi niluto natin ang ating pinabukasan. So ito, isang lapo-lapo mga lods. At sana mong maraming ka namang mag-subscribe to watch more videos ating munting YouTube channel. Itong lapo-lapo na to ay isang abo-abo kung tamang sa amin. Grabe yung isang to. Yung sa lungal namin ay nasa malalim na. Pero dito maabot hanggang mababaw. So ito, isang danggit mga lods yung nahuli natin. Nibrang pampaks yung na to. May dun. Ang sarap din ang kinilaw ng isang to. At ito na naman, isang usos. Kung ano yung tama ba yun, nakawala. Usos yung tama ng isang yan mga lods sa lugar namin. Ayun, ano na siya mga lods? Di na na. Kaya hindi na natin hinayaan. Sayang naman. At ito, pumulot pa tayo ng isang hinuli na rin to. Isang leather jacket fish or sagusok.
Oh, pwede na ito pang prito. Dinratin mabibili ito. At sigurado tayo sariwang-sariwa pa. At dito, nakapulo tayo sa sagwan ng isang kayak, mga lods. Paganda po yung ano niya. Yung tsura niya at nasa beach kasi tayo. Pero, dinawang dadanin niya. Kaya, hinungin na lang natin. Iniwan na lang natin. Na, ulog siguro ito ng guest at hindi na nila nadita pa. At ito, Dalagang Bukid. Sa pulpang Dalagang Bukid ka. Dati na, ayan. Yan ang sarap niyan, mga idol. Good size na. Sarap na ang pangkilaw. At lalo na pang sarap, mga idol. Ang daming Dalagang Bukid sa lugar na ito. Pero maliliit pa. At ito, isang hinog, mga lods. Ang ganda pa ng higaan niya. At magpapaulam talaga ang sarap sa patsimin ito, mga lods. Magkano kaya isang kilo ito sa inyo sa Maripipi Island ay ito, inom. Tag 100 to 120 lang. Pero ito, nagala po kung hindi na natin tatamahan, mga idol, kasi parang wala talagang nahuli. Pero tinamahan pala. Yan! Good shot, mga lods. Yan talaga mag-touch up ng camera natin dahil iba tayo nakaka-afford ng mas malandang camera sa akin. Kaya ito, next fish, isang danghit na parang may hinihintay. Inuunin agad natin yan. At may nakalob kami sa tingag or lapon-lapo ang tawagin. Ito siya, nagbaliktad yung video, mga idol. Yan! Good system, mga lods. Ang sarap lang naman ito sa sinabaw. Maraming stya ngayon, mga lods. Ang ganda na sampa. Kaso yung ba talaga malilip? Baka nga hinahayaan mo na natin. Dito po muna tayo ng shell o pyramid top. O sa mong kung tawagin at ito yung best friend natin. Kulang banog o black eye soldier fish. Kinukuha talaga natin to kahit medyo matigas yung kalasis nga ay masarap tong pangulam at pangprito, mga idol. Lama pang tinola at ito isang gigaw. O isang ori siguro to ng snapper, mga idol. Dun sa isla, grabe, ang inap na ito. Dito halos magpalapit. Kahit gabi. Pero dito, nagtatago lang sa may gilid ng bato. At dito, isa pang gingaw na naman yung nahuli natin, mga lods. The stone shot. Laki na tulong talaga na yung pangama na alam na pag nasa shirid ka kasi mahal yung ista. Ito pa sa mga ginaw, mga idol. Uri, ay yun, nakawala. Ay grabe ha, palatlo na sana yan. Ito na na isang siri o ingat-ingat kung tawagin sa lugar namin, mga lods. Yan ang title na, ano mo, pinipito, isang butterfly fish. Sarap-sarap na ito, mga lods, pero manit pa. Kaya binidyo na lang muna natin. Laging dalawa yan, pero iba ko kung ba't nag-iisa na yan. Siguro nauli na. At dito, nakita na naman tayo ng Dalagang Bukid. Ayan, hindi na haba na mo. Ano na mga Dalagang Bukid yan dito, mga idol? As in, marami talaga sila. Pero, small size na talaga yung iba. Kaya, palakihan muna natin. Pero, di ko alam kung may area pa ba na may mga corals sa lugar na to. Ito,
isang deep tea. Pero si Master Din Fishing Adventure yung nakahuli nito. At poseto yung tinga niya. Huna niya kaya tayo na lang yung tinama na. At binigay niya sa atin. Kaya nagpasalamat pa rin tayo kay Master Din Fishing Adventure. Sa isang lip tea or sweet tips. Ganda na yung tama mga lods. Yan. At ito ay yan. Hindi tinamaan yung isang dalagang bukid mga idol. Ito naman isang tanggit na makulit. Okay na sana yung size niya pero tinan niyo naman. Parang ayaw talang magpahuli. Alas ko busa na tayo ng hangin. Kaya yun. Pinala natin pero ni the police wala. Ito na lang, isang nawihan or lawian kung tawagin. Sabi lang namin, 180 to 200 na yung kilo nito sa Maribide. Pero himan ko lang dito sa Tarloban kung magkano yung isang kilo nito. Masarap nito po sa bawat pang kilo rin siyempre. Paksiw at ito. Isang dalagang bukid na rin, pero medyo ano yung tama niya, hindi nilanda. Masa may buto naman, kaya hindi na yan makakawa na. Ayan pa, dalagang bukid na rin yung roads. Yun, sapo na naman yung dalagang bukid na headshot siya mga idol. Na saan kaya napunta yung mga malalaki nito? Hindi natin alam. At ito, nakahuli tayo ng isang ipos-ipos or killing na mulmul. O isang klase ng wash fish. Pagalabs, pero hindi po ito yung Napoleon. Ito yung triple tail wash fish. Sarap na prito nito, mga idol. Mga kalahating kilo na siguro yung nahuli natin na isa ito. Laki natin yung mga lods. At marami-rami rin yung nahuli natin sa gabi nito. Libre yun na tinatay na lang binhin. Sarap. Dalawang araw na paunam. At ito, isang sirina naman. Pero ano, napisan lang mga lods at sinubukan natin hulihin. Sayang naman, ayan! Kasi nasaktan na pero ang inap pa rin. Kaya di natin talaga tinigilan hanggat hindi natin nahuli. Pinapot na lang lahat. Inayarapan tayo ng stem to mga lads. Yan. Nahuli rin. Pero sa malupahalan mga idol. Nakawala na naman na awit. Inuli natin ulit. Sina sugatan na natin na hinawak-hawak na natin. Pero ayun, tumalong pa rin talaga at hindi na natin nakita pa kung saan napunta. Ayaw talagang magpaulang mga idol na lang. Hindi rin tinamahan isang sirina naman mga lods. Pero hindi dadalas isang pana. Kaya yung dinalikan natin at ayun na siya. Good sister. Libre na ito lang yung pangunang pag malapit ka sa dalat. Marunong kang mamana. Ayun, hindi rin tinamaan. Ayun, isang isda. Iba pa na yung pinana natin. Ganun mo pala. At ito, dalatang bukid. Pero dito sa tatlo ban talaga yung mga idol. Sa mabat nyo kasi kami na mamana. Ni Master in Fishing Adventure. Ay, bumabiyahe pa kami ng halos isang oras yung biyahe papunta sa spot na nalabuyan namin. Wala kasi kami kaginana dito sa may malapit sa Tacloban o yung area dito mapwedeng pamanaan. Kaya din mo lang kasi kami na mamana kasi din yung area na nasa kasanayan ni Master din na manguli ng isda. Kaya ito, isang kinap na naman ulit. Huli natin.
May mga nahuhuli pa naman dito. At hindi naman palagi nalalangiyan kaya meron pa talaga yung isdang naihuli. At ito, isang hinog na naman. Sapon kang hinog ka. Kaya inawin muna natin yung si Orchino or Tuyum, Dayum kung tawagin. Kasi baka madali tayo. Masakit pa naman ang katinig yun at matagal, matanggal. Ito, isa na namang shell yung kinuha natin mga item. Pero libre na yung ulam ito. Apakuluan lang ito at isaw-saw lang sa toyo at may na may suka ay goods na. Instead tayo again. Nakayayuhan dito. Yan, isa na husuhus mga lods. Sapon kang husuhus ka. Ang patsyo na yan. Sarap-sarap ng taksi. What brain ito na istan yan. Dun sa istan namin, nasa malalim to mga lods. Wala to sa mababaw. Ito naman, isa namang malikot na suhus na nagpahabol kay Master Ben, hindi niya hinapon, kaya ako naman yung umabol sa pumsyonals. Parang nagpapahuli talaga. Kahit anong ilap. Tatamaan mo nang hindi mo inaasahan. Eh, kahit anong sight mo minsan, ang layo pa ng tama. Ayun, sisimulan ko sukin yung damit. Pero hindi tinamaan, kaya ayan, inabol na lang natin. Inusok lang sina natin yan, wakala natin mahuhuli. Pero abit hindi pa man na insok. At ito, hindi natin iniwala yan. Na pinana pa rin natin sa pinteng. Danggit ka. Ayan. Isaw. Ugita yung nahuli natin. Saitan na. Ayan. Sa puntang ugita ka. Libre ka na yung pangadobo. Grabe yung type lang na to ay maraming mga dikya mga lods. Makati sa mukha. Sa liig, wala kasi tayong supporter sa ulo natin, yung Diana Master din, di ba tayo nakakabili? Kaya yan, nastis na natin yun, mga lods. At umaaw na kami, at ito yung ulo ni Master din. Ang galing ni Master din ng huli ng nambay or animasad ni ako isang piraso. Wala akong nakita. Dito natin kinala kung ano yung itsura o paano makinala yung animasad na nakalublub sa ilanim ng putik. Nagdala na rin ako ng isang hito o animusan at ito yung istanbi po talaga anam ko ng pangalan. At meron pa rin tayo huling ano mga lods yung isa. So, ito na pala yung huli ni Master Din Fashion Adventure Maidon. Marami-rami rin yung huli ni Master Din at may mga samaral at lipti din siyang nahuli. At magsisitayin yung mga nambay na nahuli niya. So, makauwi na kami at eto lang pala yung huli natin. Mga 3 kilos. Mahigit din yung isdang na huli na sila binto at marami silang suhuli noon sa biyaya na naibigay natin sa dive na ito. At safe time time nga doon. At huwag sana lang mag-subscribe, share, like, at God bless po sa inyo lahat.